Ang mga manika daw ay mga piping saksi sa lahat ng kaganapan ng nagmamay-ari nito. Merong masaya, merong malungkot, nakakagalit, nakakalungkot at iba pa. May mga pagkakataon pa nga na ang nagmamay-ari ay sumasanib sa manika na ayaw pang umalis sa mundong ito. Tunghayan natin ang kwento ni Leta, the Haunted Doll. Ang manikang may pinaka-wicked na itsura sa lahat ng mga manika. Dito lang sa Pinoy Archivist. 1970, nagsimula daw ang lahat sa maliit na bayan ng Wagga Wagga sa New South Wales. Medyo nakakatawa ang pangalan pero yan po talaga ang bayan nila. Dito raw nakatira ang binatilyong si Kerry Walton. Ordinaryong araw para sa isang 20-year-old na binatilyong naghahanap lang ng mapaglilibangan. Pupunta kasi sila sa funeral ng isang kamag-anak. Pero sa daan papunta roon ay nadaanan nila ang isang lumang abandonadong bahay na pinaniniwalaan ng mga taga roon na haunted. Takot na takot siya sa bahay na yon kahit noon pa man. Pero sa oras na ito, gusto niyang harapin ang takot na iyon. Kaya pinasok niya ang lumang bahay kasama ang kanyang kapatid. Sa kalagitnaan ng gabi, ginalugad nila ang abandonadong bahay na tila investigador na may hinahanap. Mula sa labas hanggang sa nakahanap sila ng pwedeng pasukan. Nakakita naman sila ng isang lagusan mula sa masirang sahig na papunta sa bodega sa ibaba ng bahay. Inilawan ni Kerry ang buong bodega na nangangapal sa alikabok at agyo ng mga nagdaang panahon. Hanggang sa tamaan ng liwanag ng kanyang flashlight ang inaakala niyang bangkay ng isang bata. Kinabahan siya at nagulat. Pero nung usisain niya ay isa pala itong manika. Aminado si Kerry na ito na ang pinakapangit na manikang nakita niya sa tanang buhay niya. Pero sa hindi niya maintindihan ang kadahilanan, binipit niya ang manika para iuwi. Sa pagmamaneho pa uwi ay hindi naalis ang isip ni Kerry sa manika. Inilagay nila ito sa isang sako sa likod ng kotse. Pero tila gumagalaw ito at gustong lumabas. Dito na nila binigyan ng pangalan ang manika na Leta Me Out o Leta for short. Mula sa salitang Let Me Out na ibig sabihin ay palabasin ninyo ako rito. Isang pabirong bansag sa isang manikang naglulumikot sa loob ng sako na gustong lumabas. Pagka-uwi nila sa kanilang bahay ay pinakita ni Kerry ang manika sa kanyang pamilya. Siyempre takot at pag-aanilangan ang naramdaman nila dahil sa nakakatakot ng itsura ni Leta. Pero sa paglipas ng mga araw sa bahay nila Kerry, nadiskubre nilang gumagalaw mag-isa ang manika. Madalas daw na kapag kinandong mo si Leta ay ramdam mo ang pagkilos nito. Pero hindi lang sa pamilya ni Kerry ang mga pagpaparamdam. Ilang kaibigan din daw ng pamilya ang nagsabing masama ang pakiramdam nila sa manikang iyon. Sa tuwing hahawakan daw ng ilan sa kanila ay nakakaramdam sila ng matinding emosyon. May ilang kaibigan ang nagsasabing nagpapalit daw ng kulay ang mata ni Leta. Ang mga alagang aso ang mas apektado kapag nasa paligid nila si Leta. Angil at sakmal ang sinusukli nila kay Leta. Para bang galit na galit sila sa manika sa hindi malinaw na kadahilanan. Pero sa lahat ng ito, pakiramdam ni Kerry ay swerte sa kanya si Leta. Nagbago raw kasi ang kapalaran niya simula nang mapasakamay niya ang manika. Kaya mas naging interesado siya rito. Nag-research siya at inalam kung saan nang galing ang manika at bakit ganito ang itsura niya. Ayon sa pagsasaliksik ni Kerry, nagmula daw si Leta sa Eastern Europe. Galing daw ito sa mga gypsies na maaaring naibiyahe papunta ng Australia. Handmade daw ito at kung ibabase sa itsura at pagkakagawa ay sobra sa 200 taon na ang edad ni Leta. Naghahanap siya ng isang psychic para kumausap o kumuha ng impormasyon kay Leta kung meron ba talagang espiritong nananahan sa loob nito. Nakausap niya ang isang psychic. Sinabi ng psychic na ito na nilikha raw ang manika ng isang lalaki bilang isang tribute sa kanyang pumanaw na anak. Gusto ng lumilok nito na ang manika ay maging kamukha ng kanyang anak. Maaring nagkaroon ng kaunting exaggeration pagdating sa mga features ni Leta. Sobrang tangos na ilong at mahabang muka. Dahil ito ang uso noong panahon na ginawa ito.
naghanap pa ng isang psychic si Kerry. Nagkaroon ng seance. Sabi ng psychic na meron daw matinding lungkot ang nakapaloob sa Manika. Isang trahedya, ang pagkalunod ng isang bata. At ang bata na iyon ay ang nasa loob ni Leta. Minsan nang binalak ibenta ni Kerry ang Manika. Hirap sa pinansyal ang pamilya at napilitan silang ibenta si Leta sa halagang $400 sa isang shopkeeper. Pero nung dumating ang araw na i-deliver na ito, ay hirap na hirap si Kerry na umalis at namputin si Leta. Tila kontrolado na siya nito. Simula noon na hindi na nawalay sa pamilya ni Kerry ang manikang ito. Pagkatapos noon ay sumikat bigla si Leta. Nagsunod-sunod ang mga interviews at guestings niya sa TV at mga dokumentaryo. Si Kerry kasama ang pinakapangit na manikang nakita ng maraming tao. Iba-ibang reaksyon ng mga nakapanood. May mga natatakot, may mga natutuwa, may mga skeptic at may mga naniniwala. Pero ang malinaw daw ay binago nito ang buhay ni Kerry at ng kanyang pamilya. Nagsunod-sunod ang mga offers para sa footage kay Leta. Nakabili ng bahay si Kerry at ng bagong sasakyan. May mga nagsasabi pa ngang peke raw ang pagiging haunted ni Leta at ginagamit lang daw ito para pagkaperahan. Isang bagay na si Kerry lamang ang nakaalam. Totoo man o hindi, ang mga manika ay madalas na tinatrato bilang isang miyembro rin ng pamilya. May mga bagay na hindi natin maipaliwanag pero pwede nating irespeto. Walang mawawala kung ituturing natin ang lahat ng may pag-iingat at pagpapahalaga. May buhay man ito o wala. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po ang inyong Pinoy Archivist. Magkita-kita po tayo sa susunod na istorya.